Isang pagbabalik tanaw lamang po nitong October 10, 2018. October 10 to 11, 2018. Matatanda ang bumisita ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Bali, doon po sa Indonesia, upang dumalo sa Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Leaders Gathering. Kasama dito ng Pangulo ang mga leader ng mga bansa sa Southeast Asia upang pag-usapan ng ilan sa mga mahalagang isyu katulad ng financial stability, economic development, regional integration at maraming iba pa. Yan po ang ating magiging usapan sa episode natin ngayon. Magandang araw Pilipinas at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programang ito, welcome po sa isa na namang episode ng Don't Take It Personally. Dito ay susubukin namin ilahad sa inyo ang iba't ibang anggulo at mga istorya ng bawat isyong aming pag-uusapan sa mga matatamaan. Oy, bato-bato sa langit, tamaan, huwag po magagalit, ha? Kami po dito ay trabaho lang at walang personalan. Kasama natin ngayon ang ilan sa mga kapitapitagan at kilalang social media influencers sa bansa. Si Ms. MJ Kimbal Reyes, Renewal Ma'am Shiz Basa, at si Attorney Darwin Cañete. Hello. Hello, sir and ma'am. Hello. Hello. Magandang araw. Magandang araw. Ayan, so maganda pag-usapan. Naging matagumpay nga ang participation ng bansa sa pangunguna ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte nitong nakaraang ASEAN Leaders Gathering sa Bali, Indonesia. No? May mga napag-usapan doon, yung inclusive growth, yung stable, secure environment, economic integration, yung stronger ASEAN, no? In fact, yung sustained efforts towards peace. Yes. Yung illegal drugs sa pag-usapan, yes. Sustained progress and prosperity sa buong Southeast Asia. Yes. Correct. Diyan mo makikita yung consistency ng Pangulo na kung paano niya isinusulong dito sa bayan natin, sa bansa natin, yung tinatawag ng sustainable and more inclusive economic growth. Oh, diba? It's the same way na yun din yung pinupush niya sa ASEAN community na among ASEAN members ay isulong din yung ganyan na more inclusive, more sustainable, tuloy-tuloy at mas walang iwanang pag-asenso ng bawat bansa na kasama sa ASEAN. So lahat na inclusive, pag-usapan natin ng inclusive, andun yung health, andun yung pag-iinganyo sa mga tao magnegosyo, mga SMEs, yes. And sa health, no? At saka sa education mismo, yes. Attorney, di ba? Yes. Ang sa akin lang, yung with respect sa kailangan makipag-touch base tayo, okay, sa ating mga kapitbahay sa ASEAN. Kasi lugar natin may mga common problems. First of all, tinatawag na security against terrorism. Yun. Yung mga borders natin ay mga isla. So basically, yung pasok at labas ng mga elementong may masamang balak ay kailangan pag-usapan kasi minsan dahil coastlines yung ating mga pasukan, we have to have a common protocol for addressing these problems. Sa trade naman, syempre, trade is very robust within ASEAN. No? But we have to also understand na may makanya-kanyang interest tayo because of our own native businessmen, yung mga negosyante natin. And we have, pag nagkakaroon ng mga meeting, ang head of state natin, si President Duterte, we have to represent their interest. Na hindi naman lahat ng mga kinds of goods, pababayaan na lang natin na blanket na makakawawa. Kasi some may comparative advantage bawat country sa bawat mga products. So they have to be protected. So may mga issues ng tariff, issues ng values ng goods, mga taxes, etc. Also, immigration and free movement ng mga tao. That's also issues. Yeah, ngayon pa, di ba, yung tugon sa inflation, rise tariffication, yes. Importation, yes. Lahat na ng players, pero hindi dapat maapektuhan din yung local manufacturers natin and correct. Local farmers. Correct. Yes. Actually, if you would remember, di ba, when the ASEAN was held in the Philippines, when we were the chairman of the ASEAN, it's yung inclusive growth and partnership with other ASEAN nations, yun talaga yung pinapush nung ni Pangulong Duterte nung siya yung humawak ng chairmanship ng ASEAN. And I think right now, they are pushing more on that as well. Kasi I've read
an article that says na parang ASEAN, particularly ASEAN 5, is poised to be like the first digital markets. Kasi, of course, technology is ever evolving. And, well, Singapore, you know, Malaysia and our countries, parang ang they are targeting na to be the first digital markets amongst the local players in ASEAN. Kasi syempre, ASEAN is how many members, diba? Like, we have other countries, pero yung ASEAN 5, they're pushing to be the first digital markets in ASEAN itself. Mm. Pero ang isang magandang nangyari dun sa ASEAN visit ni PRRD recently is yung pag-donate ng Pilipinas. Ah, no? Sa Indonesia. Sa Indonesia. Tinamaan sila ng tsunami, ano? Yes, I mean, for it maybe it's not the first time, but it's the first time for a long time na heto ang Pilipinas despite our own problems, eh nakakatulong tayo at handa tayong magbigay sa ating kapit neighbor ng Indonesia. Yes. Mga kapit bahay diba? And dun pinapakita talaga ng Pangulo na we are one. We are one with, we are brothers, and as a brother, we are there to lend a helping hand pag kahit gaano man kaliit. Diba? Mas maganda mag-invest talaga, no? Not only within ourselves, but we invest with our neighbors, kapit neighbors. Because we all know, nasa Typhoon Belt tayo. Nasa Pacific Ring of Fire na Pilipinas. Anytime, pwede din tamatin ng kalamidad. Just like what happened in Indonesia. Pero ang pinapakita dito, eh, nag-i-invest tayo not only sa ating mga kababayan, kundi sa ating miyembro mismo ng Southeast Asia. Well, ugali na ng Pilipino talaga yan. Yes. Isa sa mga trait natin is pakikipagkapwa. Tama. We are one in this particular kinds of problems. In fact, earlier than that, the Indonesian government, I believe, if I remember, also committed to help in rebuilding Marawi. Yeah. So para tayong nagsusukli lang ng ating magandang kagandahang loob. And we're trying to read. And may personal rapport din, I think, si President Duterte exactly. with President Widodo. Yes. Parang mayor din para dati silang, si Widodo before, no? Yes. Marami kasi silang similarities, eh, di ba? Kaya parang BFF yung dalawa. Yes. Sa drugs, ganun din si Widodo, di ba? Well, they're political will din siya, katulad ng ginagawa ng presidente. And that's why makikita mo din ang growth ng Indonesia. In the same manner na ang India rin, no, ay paakyat. In one of those global conferences na na-attendan ko, I was able to speak with some nationals from India and Indonesia. Okay. Yeah, India. And they were telling me na ang dami talagang pagkakapareho ng politics or yung pangyayari ngayon sa India at Indonesia na tumutugma din sa pangyayari sa atin. Particularly yung pagkaka-elect ng Pangulo na katulad ni Duterte. Ganun din sila eh. And look at where India and Indonesia are now, di ba? Paakyat sila eh. In the same manner, ang Pilipinas din, despite this inflation natin ngayon, eh maganda pa rin naman yung ating economic outlook. Yeah. So I think dahil dun sa political will nga na, na meron ang Pangulo natin. I remember watching the ASEAN Games, the Jakarta Palembang. Di ba yung entrance ni Widodo doon, he was like riding a motorcycle? Very similar to Duterte, di ba? They both love big bikes. Yun yung, I mean, on a physical, siguro, yung nakikita lang natin sa, you know, parang mga mata natin, yun yung similarity. Pero when you would dig down into you know, how they handle national affairs, how they handle international affairs as well. Kasi, I mean, Indonesia is one of our neighbors like Malaysia. Ito yung, well, remember ISIS in Marawi, di ba? Most likely kasi doon dumadaan sa kanila, papasok ng Pilipinas, through Mindanao, di ba? Yung mga tao. And then, I remember them, Malaysia and the Philippines, as well as Indonesia, signing an agreement, you know, regarding this terrorism, this terrorist attacks and all that, that they would protect their brother, I mean, yung neighbors, the neighboring areas. Yeah, kasi yung ginagamit kasi nilang daanan papasok ng Pilipinas kasi is Sabah, Malaysia, and then or Indonesia, somewhere over there. So yun yung naging agreement nila. And I believe that President Widodo and of course President Duterte are one in the same in their vision of fighting terrorism. And that is one way of actually improving the economy of Mindanao and improving, you know, not only the relationship but the lives of the people there. Kasi syempre, pag walang gera, mas matiwasay ang buhay, di ba? If there's peace, there's progress, no? Yes, yan, very true. Kasi
yung BIMPE aga, no? Yung Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, actually matagal na talaga, di ba? Yes. Attorney, no? Taga Davao, matagal ko na. Ang ganda ng ginagawa, may flight na tayo papuntang Manado, meron ng Roro, di ba? Yes. So, ang pagpapainting, no, ng seguridad, kasi nga archipelagic country ng Pilipinas. Correct. At doon talaga dumadaan sa likod, drugs, yung smuggling, at yung pagbabantay natin sa human mga terrorists. Human trafficking. Right. So, maganda. Diba? Drugs. So, maganda yung pag-ugnayan talaga with Indonesia and same time yung Malaysia. The ASEAN countries also have a common issue. Yes. Yung tinatawag na climate change. Yun, climate change. We are all in the Pacific Rim, and in case na tamaas yung sea levels, tayo ang unang tatamaan. Okay. Because we are archipelagic, puro mga isla tayo, diba? And we are in the area most affected by climate change. Correct. Well, Philippines mostly, kasi nga, syempre, I mean, when the typhoons and all of that, mostly talaga Pilipinas, eh, no? Like the one recently, Ompong, diba? Well, unfortunate event, but, I mean, we've shown resiliency, and we're still able to help Indonesia with, you know, what happened to them after Ompong that happened to us. In fact, yung rice shortage, sinabi ng Presidente, yung isa sa mga indicators and causes niyan talaga, one of the cause, itong climate change, no? Actually, dalawa yung sinasabi niya doon, yung land converted to cash crop or expropriation. Yung mga agricultural lands natin na ko-convert into non-agricultural uses, no? Ilang ektarya yan na ginawa nilang commercial lands. Yes. So kaya nag-short tayo konti talaga ng bigas. Pero pinaka-number one, yung climate change, tulad ng Ompong. And another thing for me is, kailangan talaga natin ng ASEAN as a collective whole to have a common position sa mga important issues like, for example, code of conduct with respect sa disputes natin. South China Sea. Yeah. South China Sea, sa islands, kung meron tayo mga border problems, as to, also again, human trafficking, terrorism, and security. Common code of conduct. The way we settle things, the way karoon ng disputes, paano mag-usap. Because we need a collective position because sometimes ang kalaban natin, or at least ang adversarial party, are big countries. And as a small country, we need allies, we need friends. And ASEAN is a group of friends helping each other. Yes, correct. Actually, nag-usap yata, no, may sidelines ng meeting ng Presidente with the President of Vietnam before regarding delineation of maritime boundaries. Establish natin yung ating continental shelf. Yes. No, yan ang pinaka-importante kasi nga may mga overlapping of claims. Exactly. Historical, geographical, economic zones. Easy. Easy. We have to settle that. And pero, but thing is, ang settlement hindi dapat through violence, through intimidation, through bullying. There has to be a common code of conduct in how we settle and talk about and negotiate these things. For example, joint explorations, joint ventures, exchange of diplomatic positions. Pero never into violence. So, well, pwede natin negate na EEZ, exclusive economic zone ng Pilipinas. Paalam mo na kayo sa amin. Well, we won that case. Yeah, we won that case. We won the case. We won the UNCLOS. Kaya lang kasi is... Amin yan. No, it's one of the options. We should always give the President the options on what to choose when it comes to negotiating that. Mahinawan naman Presidente doon. Yes, he's the chief architect of our foreign policy. So we should give him the flexibility to use or not to use. Yeah, if you would remember, we won the UNCLOS. However, it is non-enforceable. The decision was non-enforceable. It's more of like, kasi you cannot enforce it to China eh, na, hey, this is the ruling of UNCLOS, this is absolutely true and correct. So well, ano naman, what, like I said, what we're trying to do is create collective assurances na this is the way we settle problems. So ASEAN is a vital part of that strategy. Well, because a lot of the claimants in the South China Sea dispute are from ASEAN, like also Philippines, Vietnam. Brunei, Malaysia. Kasi napapaligiran natin. Pero maganda to, maganda tong meeting na ganito. We as neighbors, as friends, we can talk about it without erupting into diplomatic rows. Okay, maganda yan. Kaya lang, nandiyan yung China eh. Well, if you remember, one of the topics na nakita natin is integration of our economies. Mm-hmm. And that's very important because number one, we need to also strengthen our position in the world trade. Correct. World trade.
we now see na China and the US nagkakaroon sila ng konting misunderstanding. Trade war. Yeah. Hindi natin alam kung saan papunta yan between Trump and China or Trump and Deng. Xi Jinping. Yes. Jinping. So hindi natin alam sa papunta yan. They're increasing, nagkakaroon ng retaliation sa trade. Uh-huh. And ASEAN has to be, to rely on its collective strength to stabilize our own economies in case na lumalayan. Not only that, diba? I mean the oil I think, diba, yung kaya nagtaas yung price ng oil sa world market is because Iran is banned from exporting its oil. And most of our neighboring ASEAN countries like Malaysia and Indonesia, they have their own oil reserves. Indonesia may oil reserves sila. I think 95 to almost 100% ang Malaysia is they rely on local oil na minamine nila instead of buying or importing. While the Philippines almost imports 99%. Almost 99% we don't have refinery. Wala tayong refinery. So, we only import. We import almost 100% kaya of our... Kaya wala talaga dito yung control, di ba? Sabi ang presidente, pag tumaas ang produkto, ang presyo ng produkto, ng petrolyo, isa may domino effect yan. Yes. And I guess... Hindi natin kontrolado yan. That could also be part of the talks that they've been talking about within ASEAN because every ASEAN country is also impacted by the increase in the price of the oil. Recently, nag-rollback naman ng presyo. Gasolina, 1.80 centavos, almost 2 pesos yata ang ni-rollback. Almost piso din sa krudo. Maganda yung tinatahak na direction ngayon ng Pangulo, di ba? I mean, recently there was a signing for an exploration with Israel. With Israel. So hopefully that will help solve yung ating or minimize the dependency ng ating bansa sa imported oils. And I hope they go beyond that because there are other things that we can improve on, like for instance ang ating coconut oil industry where we can have biodiesel, diba? So at that one is more sustainable. So yun yung mga sana tuloy-tuloy na tignan ng gobyerno at i-push na yung the one that's now yung exploration nga sa Israel and then other renewable sources of energy para mabawasan nga yung ating dependence. Kaya nga nila, why not i-promote natin yung solar power? Diba? Kasi that maraming also. Mang araw dito. Parang hindi na tayo masyadong umasa sa oil. Yes, kasi lahat naman ng planta natin dito, pinapatakbo ng krudo. Either that or coal. Kasi we still have coal firepower plant, diba? In Ilocos, yun. Mga windmills sila doon and the solar energy. Natural gas. Yes. Tsaka meron tayo sa Mindanao, yung Maria Cristina Falls. Hydroelectric. And we also have geothermal, di ba? Oh, geothermal sa Mata Apo. Kulang lang siguro tayo ng kapital or ng pera para ma-develop. Oh yeah, isa yung siguro dapat nating emphasize that there might be technology transfers. Yes. Yung may mga pioneers dyan na meron na silang established industries, we can send our workers to learn, our entrepreneurs to invest. Siguro, we need to adjust our fiscal policies also and incentivization for this particular project. Mm. Yung food sufficiency na pag-usapan din doon no, sa ASEAN. Yes. Ang tugon sa rice shortage, yun na nga, yung land conversion. Sinabi niya talaga yan, yun ang problema. Sa patas natin ngayon, sir, di ba, pwede ka naman mag-apply sa Department of Agrarian Reform. May mga patakaran naman doon. In fact, ilang hectares na ang naibigay yata na na-convert na. Yes. Sa Iloilo, merong isla doon ha, na parang na-convert na into commercial area. Sikat na, ano pangalan nun? Merong listahan nun eh. Doon sa Iloilo, no? Na naging tourist destination na before talaga, ito'y awag nito, agricultural land. People. Yes. Actually, isa sa mga ano natin, we have to rethink talaga our food security strategies. Yes, yes, yes. Fortunately, we have a very competent Department of Agriculture Secretary Manny Piñol, who's been at the forefront of food security issues. Mm. Not only rice, we're talking about the entire staple foods, mga vegetables, meat, poultry, mga ganun. Maraming issues yan eh. Number one is land conversion, as you said.
Cash crops. Secondly, is tinatawag ng yield, yung the kinds of variety of rice that we are planting. That's why yung before the IRRI, which is the IRRI, has produced high yield varieties. Pero it's a joint project between ASEAN countries. Okay. Kasi it's an international, more or less, international. Yeah, it's an international rice research institute. Eh. So those are the things that we have to really push with our neighbors. And also, as sabi natin, yung NFA rice is from Vietnam, some of them from Vietnam. Yeah, we are importing from Vietnam. So I think it's government-to-government importation ang nangyari. And they lifted Yun yung gusto nila, di ba? Sabi nila is parang yung like the Zamboanga Sulu area kasi yung, di ba yun lumabas na balita noon, may rice shortage. Parang kasi before, we used to have a limit kung ilan lang yung i-import natin na nakaban ng bigas. And I think yun yung nilift ng Pangulo, nasabi niya, kayo mag-decide kung ilan yung kailangan, then you know, mag-import na tayo agad. Kasi ang nangyari, kaya daw tumaas yung bigas is because we already have the order to import. Yeah. But the import came late. Yung supply ba, late yung dumating, kaya parang ang nangyari. Sabi nila tapos, may hoarding daw. Yeah, well, that's also part of the issue. The good thing is, bumaba na. So ngayon, I think it's 7 pesos lower. Hindi, kasi di ba in order na nga din ni Pangulo na i-release na lahat ng naka-store na mga bigas dun sa mga warehouse ng NFA. Nabasa ko dun sa huling post ni Secretary Ramon Lopez ng DTI, sa Davao, it's 26 pesos per kilo. NFA rice? Oo. Diba? And then yung mga commercial rice now, marami nang available at 36 pesos. Ay, talking about that, I would like to have you been to the tienda, the farmers? Kasi what happened, di ba, syempre nag-ompong sa North Luzon. Mm-hmm. Eh, saan ang galing ang repolyo, ang carrots? Di ba, galing ng Baguio. So what Secretary Piñol did, eh, yung doon pala sa Bukidnon area, most of the time, parang nasasayang lang yung mga gulay kasi... Oh. Parang masyadong maraming gulay sa market, like Cagayan de Oro, Davao, and, kasi doon nila dinadala. Ang ginawa ni Secretary Piñol, dinala niya dito sa Manila. Dito sa Bureau of Plants. Yes, sa Quezon City. Ang mura daw. At ang daming gusto bumili. Yun nga lang. Kala yung gastos siya. Kasi from Mindanao, yung pinag-uusapan. Ang ginawa niya, from Mindanao to, actually pwede government, sinolder ng government. Sinolder ng government yung... C-130 ba sinakay yun? Parang ganun yata. Mga naka-ano siya, mga naka... tawag dito? Parang mga, ano ba yung lalagyan nila, friend? Yung malalaking container vans. Mga naka-container vans sila from Mindanao. Some are shipped by sea. Some are C-130. They were flown to Manila. Mm. To aid doon sa... Kasi nga, syempre, mag-shorten yung supply natin ng gulay galing Baguio because of what happened with Ompong. Mm. So, yun yung replacement, kumbaga, para hindi masyadong tumaas yung presyo ng gulay. Which is, I think, well, not, most Filipinos naman sa Metro Manila lang naman mataas ang presyo ba? Eh kasi yung iba kasi parang tinitake advantage nila. Sa Luganda hindi naman ganun kamahal. Anyway, going back to ASEAN, ang isa sa mga naging anon doon, what developed ito nakikita ko maganda doon is the fact that our law enforcers are increasingly yung contacts between law enforcement agencies all over ASEAN strengthening. Lalong-lalo na yung mga transnational crimes. Those crimes that overlap borders and we have to establish yung protocol, yung information sharing, intelligence gathering. Because, for example, drugs coming into the Philippines. We're not only talking about drugs coming from, China. We're talking about those that are transshipping, yung dumadaan sa Pilipinas for importation to other countries. And dapat we need talaga law enforcement cooperation and we need tighter coordination between law enforcement agencies na, for example, galing sa kanilang, dadaan sa atin yung drugs, if it's going to be imported to a country like Indonesia, we have to be the capability to surveillance and then forward the intelligence to Indonesia for them to act on the information. And dapat mutual yan, tulungan tayo doon. If anything is going towards the Philippines, Indonesia or other countries will also
forward the intelligence. Ngayon pa, may balita, may information na niluluto yung shabu sa high seas. No? Sa gitna ng dagat. Yan ang ano doon. Tinatapon na lang sa dagat. Yun ang ano doon. Yun ang isa sa mga what we have to understand. Yeah. Siyempre, we only have limitations of jurisdiction. Some of our local enforcers cannot exceed yung line natin in terms of borders. Border lines. Right. So, they take advantage of the fact na some of these crimes are committed in international waters. Pag ganun, walang sino mag-acquire ng jurisdiction? Wala. Well, can ganito Philippines yan. Acquire jurisdiction? We can agree with other countries na in case kayong nakahuli sa inyo. We can have, for example, okay, pero pag kami nakahuli, sa amin. Parang we can kind of a mutual agreement. No? Na, sa ngayon, wala pa yan? Let me check. Depende sa ano yan, sa mga treaty yan. Those are usually negotiated by the DFA. And we have a good DFA secretary now. The secretary Teddy Boy Locsin. Teddy Boy Locsin. Galing yan. Yes. So those are the things that we have to sort out also. Because ano yan eh. Like I said, transnational crime. Ayaw naman natin makasagasa ng sensibilities ng other neighborhoods of sovereignty. So we have to enter into those kinds of agreements. So hindi masyado maghihigpit siguro, i-open na lang natin kung ano yung mga limitations, no? May mga certain exceptions. Yes. Na pwede kaming pumasok riyan? Well, or pwede kayo pumasok dito or mag-usap tayo kung sino mag-acquire ng jurisdiction? Exactly. Importante ma-stop yan. Ma-stop. Let's worry about who gets the credit later. Yes. Kasi ano yan eh, once those drugs or those contraband items hit the streets, either tatamaan economy or tatamaan yung mga addicts, yung mga victims ng Pilipinas. And that multiplies in terms of crime statistics, victims, etc. Yeah, and speaking of that, it was during that event then, no? I mean, or that time, na itong ating UN Secretary General delivered a speech and emphasized the need to swiftly address yung worsening worldwide drug menace, di ba? Which in a way validates yung ginagawa ng Pangulo. Kumbaga eh, papunta pa lang sila, tayo pabalik na. Diba? So sa akin, that's one of the development or one of the things na ang sarap i-highlight dun sa event na yun eh. Yung sabihin ako dyan, advance tayo mag-isip. Advance mag-isip. Mag-advance. No, because so, after siyang i-condemn ng mga iba't ibang human rights groups abroad and here locally, here's the UN Secretary General telling everyone na, hey, this drug problem is a global menace. So I'm glad na we have a leader, we have a President Duterte who is actually in touch with reality and who is unafraid to do what is necessary. Diba? Kaka-proud. Kasi in fact, sa ibang bansa, pag nakakausap mo, halimbawa sa Japan, yung taxi drivers nila doon, believe sila kay Presidente. True. Kasi nga may political will, lalo na sa droga. Kasi ayaw nilang drugs doon actually. Pero in-explain lang natin lang sa kanila na yung extrajudicial killings, sinasabi nila na human rights violations, huwag naman ninyong lahatin. Hindi naman pwedeng sabihin, meron talagang patay na yan. Lumalaban kasi yung mga yan. No. Kaya namamatay. Ang mga negosyante, yung mga legit na mga negosyante, may mga baril nga yan eh. Yun pang mga illegal, itong mga illegal na to, mga criminal na ito, na nag-pupush ng drugs, mga drug lords, syempre may mga baril ang mga yan, di ba? Sabi nga na, dati naalala ko si General Bato, eh magkasubukan na lang tayo, lumaban na lang kayo. Kasi nga, napakasikip na lang pulungan para tapos na yung problema. Yung pa yung isang problema natin ngayon talaga, very true. Ang sikip na ng kulungan. Ayan, ano tayo, sustain efforts toward peace. Pag-usapan natin, peace, no? Ayan. Yes. And of course, yung progress natin, sino ba naman ang kaya ng progress sa Indonesia, eh, andun na yung oil. Blessed masyado Indonesia. Indonesia natin. And Malaysia, they're very... Kung meron lang sana tayong oil dito, hindi tayo... Masyado pinapalaking inflation na yan. Tamaan talaga tayo sa inflation dito. No, hindi kasi, but they don't understand about inflation. It's a two-faced coin. Yes, it's yes. Cost push and it's demand pull. Cost push kasi it's tumaas yung, let's say for example, you will be manufacturing a product. Yeah. Tumaas yung halaga noong raw materials to create the product, diba?
So yun yung cost push, which, well, tumaas yung oil, and oil is basically used for, not only for production, but also for logistics, like transfer of products from one place to another, di ba? That's the cost push. Eh, yung demand pull kasi is yung dumami yung pera ng tao na mas ngayon, mas marami silang pambili. Dahil na rin sa trade. Kumunti yung supply, di ba? That's a two-faced coin. And that's not only the Philippines, hindi lang Pilipinas ang nakaka-experience ng inflation. Although, other countries, although, if you look at ASEAN right now, not the inflation, but one of the ASEAN on its own is actually one of the top performing economies. Pag pinagsama-sama mo Philippines, Malaysia, yes. Indonesia, Singapore, Thailand, pag pinagsama-sama natin sila as an ASEAN, we can actually rival China in terms of economic growth. Talking about yung inflation and yung kanina nga yung sa oil, di ba? I mean, it's already given. At this time, we do not have yun nga, oil here yet, no? Kasi hindi pa nasisimulan yung mga ibang for exploration pa lang. But we have to also emphasize that we have other resources na wala sa ibang bansa. Yes. Dami nating minerals. Dami nating, di ba sabi ko nga nung nakaraan, we're the fifth mineralized in the world. Like so nickel. Nickel alone. Oo. Doon tayo tumutok. Yun yung pwede natin. Doon tayo kasi pwedeng umangat ng gusto. Kaya nga nagalit si Presidente, in-extract eh. Dapat domestically, produce, dito i-process. Hindi yung padala sa ibang bansa, pagbalik mahal lang. I think I remember back then, yung amin i-mention kasi was 95% of the world supply of nickel comes from the Philippines. Yes. And nickel is a valuable mineral that's used, it's a valuable metal that's used to create a stainless steel. Yeah, yeah. So what the countries would do, they would import the nickel from the Philippines, they would process it, and then they would sell it back to the Philippines as a stainless stainless steel. Actually, times 5 yung presyo. So, but if we process the nickel here in the Philippines, convert it to stainless steel before we actually import it. Alam mo, it, first zone na pa lang ng Pangulo, yun yung sinasabi niya eh, di ba? So, kailangan lang talaga ma-implement na yan finally. I mean, if sana may mga makuhang investor and then we can come up with a really good agreement or arrangement na advantage sa Pilipinas. And of then, course, yes. Dapat nature-friendly din. Because, of course, DNR, diba? Okay. Another issue sa akin for ASEAN would be tinatawag na welfare ng ating OFWs. Yan, importante din yan. Sige, importante din yung OFWs. Because, number one, like I said, wala sila sa inang bayan. So, they are in their other countries and we have to rely on the whatever legal protection or legal cover na pwedeng ibigay ng mga kapitbahay natin sa ating mga iba-ibang kultura, diba? Iba-ibang kultura, iba-ibang tinatawag nilang laws, habits, customs. Okay. I remember that correctly pala. Before remember when we were in Sabah, mm-hmm. Malaysia, there are over a million undocumented Filipinos living in Sabah, Malaysia. Mm-hmm. When you say undocumented, they were born in Sabah, but they can't obtain like a birth certificate na Malaysian sila. Pero wala din silang birth certificate na Filipino sila. So, kumbaga parang stateless. Stateless yung ano nila. And I think maybe one of the things that the foreign department can actually talk with Malaysia on is yung plight ng mga nandun sa Sabah, Malaysia. Okay, so, ala na tayong oras. Sayang, no? Ang bilis po tumakbo ng oras at isang episode na naman ang ating natapos. Sana po ay naliwanagan kayo sa mga pressing issues na aming pong pinag-usapan at kinapulutan ito ng bagong kalaman. Para hindi ninyo ma-miss ang ating mga episodes, i-follow nyo lang kami sa aming social media accounts. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode. Tandaan, ito ay isang malawak at malayang diskusyon lamang. Kaya, everybody, don't take it personally!